Ito mga kaibigan, meron tayong natanggap na gauge pinalala move from Mandaluyong. So shoutout po Boss Louie Kalamba. Okay. So Fortuner po ito mga kaibigan. So blackout daw po. Okay. So pinalala move niya lang po ito, no, from Mandaluyong ulit. So maraming salamat po sa tiwala. So ganap na po na 11:30 na ng gabi ngayon. So although kailangan ko pong matapos siya. Kasi kauwi ko lang ng ano, ng trabaho. Okay. So kasi bukas to kailangan na ng customer, kaya magawa minute po natin magawa kaagad ngayon. So, para mapabook, pampabook niya po ulit. Pampabook niya po ulit bukas ng umaga. Okay, so inspectionin po natin, no. Okay, linisin muna natin. Tapos mamaya lilinisin din po ulit natin ito. So far wala namang, mukhang wala namang damage yung ano. Mukhang wala naman pong damage yung mga itong cover niya. Okay, so yan. Okay. Yan. Mabuksan natin, no. Sensya na mga kaibigan, medyo ginabilang tayo. Pagkali natin to. Okay, yung pagtatanggal niya, na andun niya naman po sa YouTube ko, pwede niyo sundan. Andun po sa mga unang mga YouTube ko na ginawa. Andun po yung tutorial ko nito. So, tanggalin natin to. Okay. Ayan natin. Okay. So, ayan. Tanggalin natin tong LCD. Ingat lang, mabasagin kasi yan mga kaibigan. Okay. Ayan, silipin natin. Okay, good. Ayan. So, itong LED niya, ito, kung makikita nyo, ayan, maitim na, oh. Maitim na po siya, so palitin na po. Okay, so meron po recommended na color na nirequest yung ating customer. So, gagawin po natin yan. Pero sa ngayon, kailangan po muna nating i-verify yung problema at i-confirm. So, bago natin gawin. So, power up po muna natin mga kaibigan. Bago natin umpisan siya. Para ma-confirm natin na siya po ay talagang blackout or nagpi-flicker. So, all, pero yung problema naman po noon, almost similar lang po. Kasi ang start po ng problema niyan, una, delay muna siya mag-on, medyo maghihintay kayo ng mga ilang minuto bago siya mag-on. Tapos pangalawa, kasunod na problema niya, magpapatay sindi na yan. So, yung pangatlong issue yun, magto-totally blackout na. Tapos minsan, pagka mainit po yan, nabilad sa araw, or matagal na umaandar yung makina, doon palang gagana. Ayun, blackout po, confirm. Wala pong ilaw siya. Isa lang po yung nailaw, yung abs. Okay, so i-re-repair na po natin to, no? Papalitan na po natin ng mga piyesa. Pati po yung LED, sasabay na po natin. Okay? So, again, balikan ko po kayo once na nagawa ko na po. Okay. Ayan mga kaibigan, no? Napalitan na po natin ng mga piyesa. Okay. So, power up na po natin. Pati LED, sinabay na po natin, no? On. Ayan. Ayan, okay na. Sapat kang LED niya, malinaw na. Okay? So, yan. Bilangin po natin. Bali, 21 po lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan, sakto. Tapos, meron pong color combination niya na pili ng customer natin. Ito po. Blue at saka red. So, pagdating sa dulo, yung mga critical number, may touch po ng red siya. Okay. So, ayan. Kabit na po natin, no? So, medyo gabi na rin po. Alas 12 na. Ayan. Ito. Kailangan kasi natin tapusin to dahil bukas kailangan na po ng customer to. Okay. So, ito po linisin po natin, no? Ayan. Okay. Tatanggalin po natin siya. Yung tutorial ko po ng pagtatanggal nito, nandun po sa mga naunang
YouTube video ko. So, pwede nyo pong panoorin at pag-aralan kung gusto nyo pong matuto. Opo. So, madali lang naman po. Pero dapat meron po kayong kung hanggat maaari, meron kayong sa background sa electronics kasi mahirap mag-alachamba. Kasi mahal din to. Itong gauge na ito, nasa 25,000 po siya. Kaya pagka nagka-problema, yun lang. Medyo mahal. Ayan. Okay. So, kabit na rin po natin itong LCD. Ingat lang po ito sa LCD. Babasagin po ito. Ayan. Manipis lang kasi siya. Okay. Ayan. So, kabit na po natin ito. Then, kabit na rin natin itong needle. Okay, yung needle po, may technique po sa pagkakabit nito. Pakipanood na lang dun sa mga YouTube ko na nauna. Andun po yung step by step kong instruction. Tapat nyo lang sa letter C. Sikot. Ito naman sa gas, tapat nyo lang sa letter E. Tapos ikot lang para makita nyo kung may nasaya. Pag may nasaya, diangat nyo lang ho. Para hindi po siya mahirapan pag-angat ng needle. Baka kasi sumisumasabit kaya hindi siya makaangat. Ayan, ikot lang. Okay. Pag wala naman sumasaya, then okay lang. Mas maganda. Tapos ikot. Zero. Tapos ikot. Tapos stay nyo lang sa gitna. Kasi pag kinabit naman natin niya, magkakalibrate yan. Tapos ito, linisin lang po natin ito. Ito secondary cover niya. Hira kasi matanggal to eh. Kaya linisin na rin natin. Okay. Yan. Tapos itong final cover niya, linisin po. Tatasan natin ng acrylic cleaner. So, PS1. Sa so, mga ano diyan, maganda makintab. Okay. Tapos punasan lang natin. Likod at harapan. Dahan lang po sa pag-aano kasi minsan pag mabigat ang kamay natin, madali siyang mabasag. Minsan nagka-crack. Konti ingat lang din. Yan, ganda na. Kintab na. Yan. Okay. Panalo. Kintab, bagong-bago. Okay. So, salpak na natin siya. Yan. Okay, good. Tapos, power up. And power up natin. Okay. Yan. Para makita natin yung ganda ng kulay niya. Pagka-calibrate po siya. By the way, ito po yung mga pyesa natin na pinampal. Ito po yung mga bago po yung mga brand nyo. Okay. So, una natin. Yan. Yun. Ayan, ganda oh. Linaw. Panalo yung kulay. Ayan, nag-calibrate na siya. So, okay na po ito. Papaship na papabook na po natin bukas. Okay. Boss Louie Kalamba, maraming salamat po sa tiwala ninyo. Sa mga kaibigan, yun pong aking details, cellphone number, at yung information ko po na andun sa description ng bawat video po. So, pakicheck nyo na lang po. So, boss, pwede nyo na pong ipabook bukas. Salamat po.